Welcome back sa Pinoy MD. Ito na ang mga katanungan mula sa ating mga ka-Facebook para kay Doktora Jean. Hi, Doktora! Ito na ha! Good morning! Good morning, Connie. Of course, good morning po sa lahat ng ating mga kapuso. It's my pleasure, of course, to answer yung mga health-related questions na pinadala ng ating mga kapuso. Ito na, for our first question. Bakit nga kaya parati daw tinutubuan ng kulugo sa mukha ang ating kapuso na si Baby Al Amayak? Bakit nga ba paulit-ulit na tumutubo yung kulugo mo sa mukha? Unang-una, baby, baka mamaya meron ka rin kasing kulugo, no, sa ibang parte na yung katawan. Pwedeng meron ka, halimbawa, sa yung kamay, no? Tapos lagi mong natatamaan o hinahawakan, of course, ang yung face, natatransfer ito. Pangalawa is, pwede ka rin kasi na bagsak ang iyong resistensya or iyong immune system. Kapag bagsak ang immune system mo, maaari ka talagang tubuan ng kung ano-anong infection, particularly viral infection in the form of mga warts, no? So, pangatlo, kung halimbawa nagpa-treat ka na dati at bumabalik-balik pa rin, maaring naging incomplete yung treatment, no? Hindi lahat ng kulugo nakuha. And pang-apat, pwede rin naman na meron kang kasama sa bahay, no? Na merong kulugo, kung kaya't nahahawa ka pa rin. Eto naman ang susunod na question. Magandang araw ba o mas nakakasira ng balat yung paglalagay ng tretinoin hydroquinone? Ano nga ba yan? Mula kay Christina Ochavillo Robio. Ang tretinoin and hydroquinone, these are potent, no, medicines or kumbaga medical creams siya, no? Then dapat under the supervision of a doctor, no? Kung kaya't hindi ito basta-basta pinapahid on your own, dapat ginaguide kayo. Ang tretinoin actually is a good rejuvenating cream or nakaka-stimulate ito ng collagen to smoothen the skin. However, these are potential irritants as well. Lahat ng mga pamahid, merong side effect, especially the strong ones kagaya ng tretinoin. No? Ito namang hydroquinone, actually, no, ang hydroquinone is a potent, no, whitener. No? Ang nangyayari lang sa madalas ng mga hydroquinone na nabibili sa labas, sometimes nakikita na sinasamahan ito ng mga, halimbawa, mga strong chemicals ka, or mga harmful chemicals kagaya ng mercury nakita nila, no? Kung kaya't minsan nagiging lalong pumapangit ang balat, no? Ang hydroquinone is strong as a whitener, pero dapat talaga maingat ka sa pagpahinid ito. Kasi long term, na halimbawa lumampas ka ng 3 or 4 months na pumapahid, na nagpapahid dito, maaari kang mag-develop ng tinatawag na rebound hyperpigmentation, no? Puputi saglit din, mas lalong mangingitim. Ang advice ko sa'yo, pumunta ka sa dermatologist kasi iba-ibang balat, iba-ibang kondisyon, iba-iba rin ang right medicine for you. Eh, papaano naman daw malalaman kung legit o lehitimo yung gluta? Tanong mula naman kay Gretz Alejandre. Alright, ang glutathione talaga is a very potent antioxidant, no? Antioxidant and detoxifier, no? May mga tao talaga na bagsak ang glutathione, especially as we age, no? And of course, may mga sakit na has proven to have low glutathione levels. Sambaw, may mga autoimmune, may mga cancer, no? Marami dyan, no? But, no, of course, no, ang FDA hasn't really approved glutathione to be a whitener, no? It is being used for medical condition and, of course, as an adjunct to chemotherapy and yung mga ibang mga medical conditions na under the supervision of a doctor. Ngayon, ang tanong mo is paano malalaman kung legit ang glutathione? So, I presume that unang-una, kung pupunta ka sa isang provider na kailangan mo ng glutathione drip, dapat, no, it should be licensed, no, licensed clinic, and under the supervision ka dapat of a legit na therapist, nurse, IV therapist, and of course, a doctor. Ang advice ko sa iyo, magpa-assess ka muna sa doktor. Bakit nga ba gusto mo magpa-glutathione? Pangalawa is, talagang maghanap ka talaga ng legitimate na doctor na pwede mong mapuntahan at mapagkatiwalaan para mag-infuse sa iyo ng glutathione.